Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Inatigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagrespeto sa ating minamahal ginagalang Malapastor, Willie Strad Almeda, at sa patuloy na pag-alala sa mga ginintuang turot-aral ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, at bumabati rin po ako ng isang pinagpalang hapon po sa to the whole Almeda children, sa inyong mga minamahal, at sa lahat ng umaantabay sa ating banal na gawain sa mga oras na ito, isang pinagpalang hapon po sa inyo. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus sa ginito ang pagkakataon na muli kong maluwalhati ang kanyang dakilang pangalan. Mga minamahal, akin lamang pong sariwain, way back 1991 ang unang makakilala ang aking beloved mama sa gawain ito. Dahil sa walang kapayapaan sa kanilang buhay na aking beloved papa, away dito, away doon, na talagang hindi kinakaya na aking beloved mama ang kalagayan na ganun, mga minamahal. Dahil doon, mga minamahal, hinanap niya ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Meron siya, mga minamahal, nakaramdamang eksema, mga minamahal, hindi walang kagalingan. Simula pa ng sa kanyang kabataan hanggang sa mga oras na yun na hindi pa gumagaling. Subalit nang siya'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, hindi siya, mga minamahal, na share ng mga beloved kapatiran. Through TV program, mga minamahal, sa pangangaral ng ating minamahal ginagalang Malapastor, nandun, mga minamahal, na tagpuan ng aking beloved mama ang kapayapaan sa kanyang isipan, sa kanyang buhay, mga minamahal, sa patuloy na pakikinig, mga minamahal, na buksan ang kanyang kaisipan kung ano ang tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Ay nanap niya ating banal na gawain, talaga, mga minamahal, sa kanyang pagdalo nandyan. Binuwas sa ating pinakamamahal na Panginoon ng matamis at banal na presensya. Talagang second, mga minamahal, na hindi ipinalangin sa mala Panginoon ang una niyang panalangin, bigyan ng kapayapaan ng kanyang buhay. Tinugon na yung ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Secondarily na lang, mga minamahal, yung kagalingan ng kanyang karamdaman. Talaga unahin mong mala Panginoon, ipagkakalob niya lahat ng bagay, mga minamahal, sa mga panalangin mo, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Pinapasalamatan ko ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ko nagsasawa ang pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon ang buhay ng aking beloved papa. Hindi, mga minamahal, isang beses, dalawang beses, dinugtungan ang buhay ng aking beloved papa, mga ilan, mga minamahal. Way back 2017, may kumpanya po siya, mga minamahal, dahil yung kanyang sugat po ay lumala po ito dahil sa kanyang karamdamang diabetes, mga minamahal. December, mga minamahal, nagkaroon lang siya ng maliit na sugat. Ang patuloy, mga minamahal, hindi niya sukat akalain na mataas na, mga minamahal, ang kanyang blood sugar. At sa patuloy na yun, mga minamahal, hanggang sa lumala ng lumala, hanggang sa na-confine siya, mga minamahal, sa pagka-confine sa kanya, sabi ng surgeon sa kanya na malala yung kanyang, infected na yung kanyang paa, nangingitim na, nabubulok na, pasintaboy po sa mga kumakain, ang kailangan putulin kapag hindi pa, kapag hindi ito kitaan ng pulso. Sa patuloy, mga minamahal, ng aking beloved mapin, umuwi siya ng Bicol upang alalay na aking beloved papa. Nilinis yan, mga minamahal. Sa paglinis, sabi sa amin na bibigyan ko kayo ng 3 araw. Kapag hindi pa nakitaan ng pulso, maaaring putuli na ang paa ng aking beloved papa. That time, mga minamahal, nagsumamo aking beloved mama, nagpabaka prayer siya. Dito, mga minamahal, sa ating magigalang Malapastor, sabi niya sa true at sipi lang, mga minamahal, tumawag siya, baka prayer, inilehan sa mga minamahal. At sa paglehan sa mga minamahal, inantay namin 3 days sa kabagan natin pinakamamahal na Panginoon Susaon at panalangin. Ating minamahal, ginagalang Malapastor, binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon yung pulso na sa pana aking beloved papa. At unti-unti pong gumaling, lumakas aking beloved papa. Kung akikita ko aking bubulay-bulayin, babalikan talagang. Kung wala kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus, talagang wala niya aking beloved papa noon pa, na hindi pa kami nakakilala sa mala Panginoon.
At wala na siya mga minamahal, subalit dahil sa panalangin ng tao ng Diyos, tuloy na mga minamahal, kami nabot ang kanyang panalangin. Kami na sa inyo, ako sa inyong banal na harapan, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mga pagpapalang aking natatanggap, sa aking karamdaman mga minamahal na meron akong na-depress ako mga minamahal. Way back 2020, bago mag-start ang pandemic, dahil sa aking pagtatrabaho, hindi ako nakakadalo every service, na-focus yung aking isipan sa pagtatrabaho, aking sarili, hindi ko na gampanan na aking katungkulan bilang mga awit, bumaba ako that time mga minamahal, sa aking pagbaba talagang sabi ko malapanginoon, pero yung aking puso't isipan, lagi akong umiyak sa malapanginoon, dahil sa napakalayo ng aming sinasambahan, ay pinapanalangin ko sa malapanginoon na muli kaming makadalo, na makapagpagamit muli sa kanyang banal na hubasan. Subalit hindi pa ka pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Nagla-live streaming kami mga minamahal. Ay, hindi nawala yung aming spiritual. Nagpapatuloy kami. Sinusumamo namin sa mahal na Panginoon. At tunay mga minamahal, nang mag-start ng pandemic, March na. That 20 lockdown na mga minamahal, doon ako pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakaranas ako mga minamahal ng depression. Umabot ng 2 weeks to mga minamahal, hindi alam na aking mga magulang, kala nila pagod lang. Subalit nararamdaman ko sa sarili ko na hindi nito pangkaraniwan. Sa akin patuloy mga minamahal, na talagang alam kong paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Nagsumama ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Umiyak ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. That time nag-ayuno ako. Sinumamo ko siya mga minamahal. Talagang after two days na pagpapasting, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kagalingan niyan mga minamahal, at naging sa aking karamdamang UTI, meron po akong, naraman ko lamang to nung kapag apply ako sa trabaho na meron po pala akong UTI, lagi sumasakit ang giliran ko. Every kumakain po ako ng mga maalat, hindi ko lang pinapansin yan hanggang sa talagang nalaman ko na yung asa tumataas po siya. Hanggang sa nanghihina ko na masakit talagang ang kalahati ng aking katawan. Talagang sabi ko, malapanginoon Sus, kung anuman pang nagawa kong pagkukulang sa iyo, malapanginoon, patawarin mo ko, pagalingin mo ko sa aking karamdaman. Pupunit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa aking low blood ako mga minamahal, sa aking pagiging low blood na nagkakaroon ng pasa aking katawan. Nalalaman ko yung mga minamahal kapag nakakaramdaman ako ng panghina, over fatigue, namumutla ako, nagkakaroon ako ng mga parang yellow na pasa sa katawan ko. Talagang hindi rin ako nahilig sa pagkain ng mga frozen foods, mga kanta talagang gulay, lahat laging kinakain ko, hindi ako nasanay doon. So bali sa lagi ko, kahit kumakain ako mga minamahal ng ganun, nararamdaman ko pa rin na talagang nanghihina ako. Lagi ko nalang ipinapanalangin sa mahal na Panginoon na bigyan ako ng kalakasan at yung pinakamamahal na Panginoon na patuloy na makapagpagamit, makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan. Tunay na pakabuti natin pinakamamahal na Panginoon Sus na binibigyan niya lagi ako ng kalakasan, na mapupurihan, mapasalamatan siya. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Share ko din mga minamahal, sa mga oras na ito, dumadanas kami ng mga pagsubok, both na aming tinitirahan at sa dako ng Bicol. Pinapanalangin namin sa aming pinakamamahal na Panginoon na kapag kami huminto sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na kami cover ng panalangin na ating minamahal ginagalang malapas to. Napakahirap mga minamahal ang kalagayan, subalit nagpapasalam ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakaloob niya. Talaga nandiyan yung
persecution ng aking beloved brother na tinitirhan. Talaga, Winston, sinasabi niyo, pinapalayas kami sa amin tinitirhan. Sabi niyo na umuwi na kami. Kung talagang sa aming sarili, gusto namin mga minamahal, lagi namin iniisip na makapaglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay na pinagpala kami hanggang sa mga oras na ito. Mga minamahal, nagpapatuloy kami sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na pinagkakalob niya, sa kalakasan physical, financial, ingit sa lahat sa pagpapalang espiritual, lahat ng kapurihan, pagpapasalamat, pagdadakila, itangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.